Hello, kapatid. Andiyan ka pa ba? O baka wala ka na dyan, kapatid. Eh, itutuloy po natin ating pag-usap ano po na ibinabahagi ko po. Ano po? Sa na, ano po na ating tinalakay baka dito po sa Awit chapter 16 verse 7 to 11. Ito po ay bahagi po ito ng isang kasaysayan ng isang tao upang kabuhayan po niya. Ano po? Di doon po ipinahayag na Haring David kung paano niya naranasan niyang hirap. Kaya dumudulog po ito sa Panginoong Diyos. Na ito po yung nararanasan din natin sa verse 7 up to 10 po. Ano po? Yan po ang katotohanan talaga kapatid na kung minsan ang mga tao pag sila po ay matatag ang kanilang negosyo at ang kanilang mga ari-arian, mga ano po, at sa malakas ang ani po nila, halos sila po ay medyo mapagmalaki na po sa Panginoong Diyos. Ano po? Ano po? Gaya na po, isasalaysay ko po sa inyo, gaya po na isang puno ng kawayan. Ano po? Gaano man ang kataas po niya ng kanyang inaapok na pag, sa paglaki niya, pag humampas po ito, pag hinampas po ito ng hangin, ito po yumuyo po din, di po ba? Ganon din po sa ibon. Ano po? Gaano man ang kataas-taas niyang lipad pag napagod sa lupa din dumabagsak. Ano po? Ganyan po ang katuparan ng isang tao kung paano po siya matap, kung gaano siya ka, ano po, ka spoiled brat. Ano po ba? Ano po ba? Eh pagdating ng panahon eh babagsak din. Ano po? Alam po, ito po ang mga natatanggap nating mga blessing mga kapatid. Hindi lang po sa bagay na pera o material na bagay. Ano po? Yung mga magagandang bahay natin, magagandang garang sakyan natin. Ito po ay pag ito po ay hinagop ng Panginoong Diyos po sa atin, wasak po lahat ito. Ano po? Ay pwede niyang wasakin pati ang ating sariling katawan ay pwede po niyang wasakin dahil sa ating mga pagmamalaking prinsipyo sa buhay. Ano po? Kung pagkat minsan ginagamit ng Panginoong Diyos ang ulan o bagyo o baha, ito po pag ito po yung nagparos ang Panginoong Diyos, pantay-pantay po. Ano po? Walang mayaman, walang mahirap, walang wala. Ano po? Diyan po natin makikita kung gaano ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Ano po? Pagkat na sa ating pamumuhay, hindi po natin ano po, lagi po tayong mapagmalaki sa ating kapwa o lalong-lalong sa Panginoong Diyos na kung minsan, ano po, sa testimony portion ko na lamang po, mga kapatid, ano po, isa po ako sa mga pamilya Baldonado na tinawag ng Panginoong Diyos upang maglingkod po sa dito sa kanyang banal na kasulatan. At sa aking mga anak, mayroon pong dalawang sumusunod po, naliban lang po sa isa. Ganon po talaga ang buhay. May kanya-kanyang panahon, ganon din po sa aking mga kamag-anak ng pamilya Baldonado Gansagan. Mapakarami po ang ayaw sumunod sa Panginoong Diyos. Ano po? Nandun po sila sa buhay malaya na wala, na ano po, na laging nasusunod ang kanilang kagustuhan. Ano po? Ayaw po nilang mabawasan ang kani-kanilang mga kayamanan sa buhay. Ang tanong ko lang po mga kapatid, kung ikaw po ba ay nanilbihan sa Panginoong Diyos, ikaw po ba ay nalulugi? Ano po? Yun lang po ang katanungan ko dito. Kung naglilingkod ka sa Panginoong Diyos, nalulugi ko po ba? Ano po? Palagay ko hindi po. Mas lugi ka kung wala kang Diyos na kinikilala sa iyong buhay. Ano po? Dahil pagdating ng panahon, ano po ang sinasabi ko sa inyo po mga aking kamag-anak, ano po, ng pamilya Baldonado Gansagan, nandito po ako na nagsahayag sa inyo ng mga talata ng Panginoong Diyos upang kayo po ay ano, pabuksan ang puso't isipan na kilalanin ninyo ang tunay na Diyos at na siyang lumikha po sa atin lahat. Ano po? Dahil kung minsan hindi ka balang ba nagtataka sa pagdating ng gabi pinapatulog ka ng Panginoong Diyos, pagdating sa kinabukasan ay ginigising ka ng Panginoong Diyos na wala namang nanggigising sa'yo.
Yun po ang napaka-importanting bagay na blessing po sa atin, hindi lang po sa material na bagay na pinagkakalup sa atin ng Panginoong Diyos, maging sa mga pagsubok na binibigkalup po sa atin upang tayo po ay subukin kung hanggang saan ang katigasan ng ating mga puso, isipan. Ano po, maring matatag na ang iyong mga pangkabuhayan ngayon, magagarang sasakyan, pwede-pwede po niya po itong wasakin. Maging sa mga kabukiran, pwede-pwede po niya itong walang maani. Ano po, dahil ang Panginoong Diyos, ginagamit po niya ang bagyo, bagbaha, at ano pa pang bagay ang kanyang ginagamit sa para sa ating mga kapalaluan sa buhay. Ano po, yun po ang tunay kong layunin. Ako po'y nagsasalita po sa inyo nang mayroong pagmamahal sa ating kapwa, lalong-lalo na po sa ating mga mag-anak. Ganun din po kayo, mga kapatid na kakilala dito sa YouTube. Ano po, ipinapaalala ko lagi sa inyo na kayo po ay magmasaliksik sa salita ng Panginoong Diyos. At kung mayroon po kayong mga bahay sinaguga na sinasabi ko sa malapit po sa inyo, pumasok kayo po doon. Maski mayroon po, wala pong nag-anyaya sa inyo o kayo po inanyayan, andun po ang tipanan ng Panginoong Diyos sa mga taong naglilingkod po sa Kanya. Ano po? Kaya kapatid, kung nakikiusap po sa inyo, kung kayo po ay nanlupay-pay, nandyan po sa banal na kasulatan ang Kanyang mga salita at pangako, na babasahin ko na lang po sa inyo. Dito po sa kay Isaias, ano po? Kay Isaias, saya sa lumang tipan pa rin po, nandun pa rin po ang Kanyang salita at pangako bawat isa po sa atin. Pa-Amerikano ka man o anong lingwahe mayroon po kayo, ito po ay sinusunod po ng mga taong naglilingkod sa Kanya. Dito po tayo sa mga nanglupay-pay, sa mga dumagdaranas ng mga kapighatian, kalungkutan sa Kanyang buhay. Ito po ang promise ng Panginoong Diyos sa atin, the promise words of God sa atin. At dito po sa Isaiah chapter 43, verse 2 and 5. Ano po? Pero babalikan po natin ito. Yung mga ano po, yung mga chapter 11, ano po? Sa 11, ito po binubuksan ay balikan ko natin mamaya yan. Dito po sa last ng awit chapter 16, 17 to 11. Sa 11 po ay andyan po, binuksan ng Panginoong Diyos ang lupa. Ano po, di po ba? Pwede mong pagtayuan ng iyong negosyo, pwede mong pagpatayuan ng mga bahay mo, pwede mong tamunan ito. Para ito po, yun po ang binuksan ng Panginoong Diyos para po sa atin, para sa inyo, na kayo po ay pinagkalubon po niya ng mga kanyang biyaya. Ano po, malinaw po ba? Na kung minsan ay nakakaranas din po tayo ng mga pagsubok sa buhay, ganun man, nagbigay pa rin po ng Panginoong Diyos ng mga salita at pangako na siya nating panghawakan, na dito po sa Isaiah chapter 43, verse 2 and 5, babasahin ko po dito po sa verse 2 po, dito. May pamagat po dito na the promise words of God na hindi po nating tatandaan. At ano po, malapit na naman yata ito. Kaya dito sa babasahin ko na lang po, ano? Sa verse 2, kapag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y kasama mo, at sa pagtawid sa mga ilog ay hindi ka nila aapawan. Verse 3, kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog at hindi ka tutupukin ng apoy. Verse 4, sapagkat ikaw ay mahalaga sa akin, paningin at kagalang-galang at minamahal kita. Verse 5, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Purihin po ang Panginoong Diyos, mga kapatid. At ito po ang Kanyang panghawakan mo po, kapatid, na pag ikaw ay nagdaranas ng kapighatian, kalungkutan sa iyong buhay, tatandaan mo na ikaw, sa tuwing na ikaw ay nananalangin, lagi mo pong i-coach po ang mga salita ng Panginoong Diyos upang lalo Kanya pong maunawaan at gabayan lagi sa iyong pamumuhay, sa iyong pagtulog at paggising mo. Ikaw po ay laging mananalangin sa Panginoong Diyos. Tiyak ito po ay makikita Kanya. Lord, ta kanyang
kanyang banal na trono ng biyaya, anumang bulong mo sa iyong kwarto o kayo sa iyong pag-iisa, ito po'y maririnig po niya. Wala pong lahim na hindi nalalantad sa kanya. Ano po, mga kapatid? Sa part 3 na po tayo, doon sa conclusion, ano po,